What's up guys? In today's video ay pag-uusapan natin ang mga tips for fresh civil engineering graduates. Huwag natin paligoy-ligoy pa, so here are your 3 tips. Tip number 1, create a simple resume. Ibig sabihin nito, the simpler the resume, the better. So ibig sabihin, dapat ang resume mo is brief, concise, walang mga anong mga unnecessary information, dapat sakto. So sa resume mo, the lesser the page, the better. So I suggest na dapat 1 page lang ang resume mo. O isipin mo, paano magkakasya sa 1 page ang lahat ng mga work experience ko, lahat ng mga achievements ko, lahat ng mga ginawa ko sa buong buhay ko? Guys, kasya siya. Dapat lang, i-highlight mo kung ano yung mga importante lang. Ibig sabihin, for example, sa work experience mo, sa 10 mong work experience, pumili ka lang siguro mga 3 or 4. Bali, pumili ka yung pinaka the best ba? At tama pala, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong resume na sinesend ko sa mga employers. Ito. Yan, nakita nyo diba? Yung resume na yan, 1 page lang yan. Tama pala, hiningi ko lang yan sa kaklase ko dati nung college. So, sabi ko sa kaklase ko nung college, ang pangalan pala si Pia. Hi Pia! So, sabi ko, P, pahiram naman ng template ng resume mo. Edit ko lang. So yun ang ginamit ko for all my job applications. Kung nakikita nyo yung resume, maiksi lang, di ba? Tapos, ano lang siya, malinis. Yung font ko is malalaki, so madaling mabasa ng employer. Ganito kasi yan, guys. Siyempre, competitive na ngayon ng civil engineering, di ba? Pag nagpasa ka ng resume mo na 10 pages, say, 5 pages na lang, sinong babasa nun? Walang gaanong oras ang mga boss ng companies or for example, ang HR para magbasa ng lahat ng resume mo. So, kung 1 page lang yan, makikita niya na agad. Ay, oh, pwede to siya. Oh, dyan ka. Pero pag mahaba, ganun niya. 1, 2, 3, 4. Tapo na niya yung papel mo. So, I suggest na 1 page lang gawin yung resume niyo. Let's proceed to the second tip. Learn to sell yourself. So, ibig sabihin niyan, dapat alam mo kung paano ibenta ang sarili mo. So, ganito yan. For example, ano ka na? Nakasend ka na ng resume. Tinawagan ka na ng employer. Sabi ng employer, hey, Mr. Rico, I would like to inform you that you passed the first part of the interview process. Would you like to set up a schedule? Oh, really? That's good. Oh yeah, for sure. Alright, see you on Monday. Goodbye. So, before ka pumunta sa interview mo, siguro 2 weeks before, say kahit 1 week before, kailangan nakapractice ka na sa bahay niyo. Ibig sabihin, ipractice mo na lahat ng mga possible questions na itatanong sa'yo. Ang number one, pinaka-common na question sa interview ay, tell me about yourself. So, pag ganun, alam mo na, masulat ka na sa bahay niyo. Anong tell me about yourself mo? So, sa tell me about yourself mo, sulat mo kung anong mga strengths mo, anong mga may offer. Okay, sa tell me about yourself mode, I suggest isulat mo na yung mga gusto mong sabihin. Hi, my name is Maru Rico. I graduated from blah blah blah, Bachelor of Science, Civil Engineering. Anong mga strengths mo? At kung paano ka magiging asset para sa company nila. So yun yung mga key points. Ngayon, pag nasulat mo na lahat yan, i-memorize mo. Every day, spend like 25 to 30 minutes a day para i-memorize mo yung speech mo. Siguro, utak mo yung sabi mo, kung may memorizing ko yan, di hindi na siya realistic eh. E di maiisip nung boss na minemorize ko lang yung speech ko. Kaya nga, memorizing mo siya para mas mabukha siyang hindi mo minemorize. Kasi yun, para mas mukha siyang realistic, mas mukha siyang normal mo lang na conversation, di ba? The more you memorize it, the more na ma-remember yan ang brain mo. Pag tinanong na sa'yo, dire-diretso na yung mga sinasabi mo. It's better guys na meron kayong bala na baon kaysa pagdating doon, mag-utal-utal kayo. Like, o pagtanong sa'yo, tell me about yourself. My name is Maru Rico and diba? Pangit, nag-aam-am ka. Ano yun? So make sure na alam mong strengths mo, alam mo weaknesses mo, at alam mo kung anong may offer mo sa company na yun. Last tip! Tip number 3! Grab all opportunities. Siyempre, pag fresh graduate ka, wala kang prior experience, diba? Pero nakakainis yun, diba? Kuwari mag-apply ka ng trabaho. Oh, we're hiring right now. Okay. Oh, what's the requirements? You have to be a graduate of Bachelor of Science Engineering? Ting! Oh, check yun. But you also have to have 2 to 3 years working experience. 2 to 3 years working experience. Kakagraduate ko lang, di ba? Ano nalagay mo doon na experience? Although, meron kang like internship, di ba, during college, but it's not like 2 to 3 years long. So, nalagay mo sa resume mo. I suggest na i-grab mo lahat ng mga opportunities or opening na trabaho.
For example, bigyan kita ng example ha. Diba, pagdating ko dito ng Amerika, wala akong local experience, diba? So, kahit apply ako na apply sa mga civil engineer na job, hindi ko matanggap kasi wala nga akong experience. Pero, may nakita ko isang trabaho na inisip ko parang may chance ako eh. Kasi alam mo kung bakit, ganito yan. First, sobrang layo dito sa city. Ano siya, 1 hour to 1 hour 30 minutes, depende kung traffic ang travel time. Second, ang crime rate sa city na yun, sobrang taas, ang daming kriminal, magnanakaw, mamamatay tao. Pero diba, buti na lang, buhay pa rin ako. Third naman is, ang sweldo, mababa. Below the average sweldo ng mga engineer. Pero, grinab. I-grab mo talaga yan. Kasi, isip ko, mag-take na lang ako ng risk. Yung trabaho na yun is, ginamit ko siya as stepping stone. And, dahil doon, after 1 year, lumipat na ako. Pag may experience ka na doon, malalagay mo na siya sa resume mo. Diba? Oh, may laman ng resume mo. Pag-apply mo sa next na trabaho, pag-interview na, meron ka ng mapagmamalaki doon sa mga employer na next mong in-applyan. Pero, ang trick niyan, huwag kang aalis sa trabaho mo hanggat hindi ka natatanggap sa in-applyan mong trabaho. Alam ko, pangit pakinggan, di ba? But, yun talagang reality eh. Pagtingin mo, hindi ka na nag-grow, yung sweldo mo, ganun pa rin, yung mga learnings mo, hindi na nadadagdagan, I suggest na, mag-start ka na mag-scout ng mga other companies. Nang sa ganun, hindi ka ma-stagnant dyan. Dahil kung na-stagnant ka dyan, mahirap nang kumawala. So, yun na. Pag nakalipat ka sa company na yun, after mong magawa ang part mo sa company, pag hindi ka na nag-grow, lipat ka na naman. Pag hindi ka na nag-grow, lipat ka na naman. Lipat lang ng lipat hanggang sa mahanap mo na yung company na nag-jive na sa yung principles, sa gusto mo ng mga benefits, sa sweldo, sa working environment. Pag medyo good na yung mga yun, mas hindi ka na stress sa trabaho. Mas less pressure, di ba? So, hindi na ganun kahirap gumising sa umaga para pumunta sa trabaho. Alright guys, so ngayon, pupunta naman tayo sa ating Q&A segment. Mabibigay lang ako ng 1 minute para masagutan ng mga questions nyo. So, 1 minute starts now! First question. Okay, this is from Jonel. Saan po kayo nag-college dito sa Pilipinas? So, sa Davao ako nag-graduate sa Ateneo de Davao University. Second question. From Anthony Benitez. Sir, student pa lang po ako. Maganda po ba dyan sa US mag-work as CE and also regarding sahod, malaki po ba? Yes, maraming opportunities dito sa US, especially sa civil engineering field. And marami kang matututunan. Yan na naman ang tanong. So guys, malapit na tayo mag 1,000 subscribers. Pag nakaabot na tayo ng 1,000, sure ball, ipopost ko na yung video ko about how much ang salary ng civil engineer sa Amerika. Last question from Janica Candido. I was wondering if you have answers to some of my questions with regards to buildings, construction, engineers, and some things that might be more personal to you. Oh, pwede. Sige, pwede ko sagutin lahat ng questions nyo. Comment nyo lang dyan sa baba. Pero wala ka namang question masyado dito eh. So, question mo lang kumusta ka. Okay lang ako. Okay. Okay kayo. Alright guys, thank you for watching this video. Kung nagustuhan yung video na to, please hit the like button. And also, please hit the subscribe button. Alright, keep safe always. See you in the next video. Bye!